Isang magandang umaga sa inyong lahat, mga kadiser. For today's video, pag-usapan natin, magkano nga ba ang dapat na ihanda mong budget kung ikaw ay mag-a-apply bilang isang merchandiser. Disclaimer lamang po na, mga kadiser, no? Lahat po ng mababanggit ko dito sa vlog na ito, yung mga presyo ay pawang estimated lamang, ano? Dahil iba-iba po ang presyo ng mga requirements bawat lugar at iba-iba din po ang hinihinging requirement bawat supermarket, no? Simulan natin sa intro letter, mga kadiser. May dalawang bagay para po yan na iyong makuha. Ikaw po ay pwedeng tagpuin ng iyong coordinator kung ikaw po ay malapit sa area. Pero kung ikaw naman po ay malayo, ito po ay maaaring ipadala sa iyo via electronic Gmail or even sa Facebook, sa Messenger. So yan, gagastos ka na po kagad dyan sa pagpapaprint ng intro letter. Ay sabihin na nating mga 10 pesos or 20 pesos. Di ba? Gastos ka agad yun. Sumunod, mga kadiser, ay yung mga basic documents at mga clearance, no? Number one na po dyan, sedula. Or I think wala nang humihingi ng sedula ngayon. Pero isama na po natin yan. Pangalawa, barangay clearance. Magkano na po ngayon yan? So estimated natin. So mga 100, mga ganon, or 50, no? Sumunod, police clearance. So magkano na ngayon ang police clearance? Iba-ibang bayan, iba-ibang presyo. So lagyan na lang natin ng example na 200. NBI clearance, mga kadiser, syempre hindi mawawala yan. Number one yan. So magkano ba NBI ngayon? Average sa 300. At syempre, mga kadiser, yung tinatawag nating picture. Papapicture ka. So magkano yan? Package, no? I think mura na may 50, 60 or 70. Depende sa kailangan ng outlet. Okay? Yan pa lang po sa umpisa, eh, kadiser, medyo naglalabas ka na ng pera. So, ganyan po. Bigat. So, mga kadiser, kapag po ikaw ay nag-intro na, bibigyan ka po ulit ng another requirements list. Ano-ano po ba yun? Nandiyan na po yung tinatawag nating medical. Sa medical po, mga kadiser, meron tayong tinatawag na stool, urine, x-ray, at pagkatapos ay drug test. Yan pong tatlo na yan, syempre naman, mga kadiser, may halaga yan. No, estimated natin, medical, overall, 1,000, mga kadiser. Yan pong medical mo na yan, gagamitin mo po yan sa pagkuha ng health card. At syempre, hindi po libre ang health card. May bayad po ulit yan. Bukod dyan, mga kadiser, mayor's permit. Yan po ay kinukuha sa mga municipality. Again, tulad ng sabi ko, iba-ibang bayan, iba-ibang presyo. Adiser, hindi ka pa nakakapasok, tuhusin mo kung magkano na ginagastos mo. Diba? Sabihin na natin, nakompleto mo ng lahat yan. Papasok ka na, kadiser. Siyempre, hindi ka naman pwede pumasok na nang gusto mo lang. Diba? Bawat supermarket, meron po yung kanya-kanyang uniform required. Ayan, mga kadiser, na andyan po yung sapatos, slacks na pambaba, at siyempre uniform pantaas. At ibang mga supermarket, mga kadiser, meron po tinatawag na vest, apron. Meron pa rin po silang tinatawag na mga ID lace. Bibili ka pa rin po minsan ng tinatawag nilang gate pass, mga kadiser. No, for example, dyan sa SM, binibili po yan yung tinatawag na tickler, ano. So hindi man tickler na yung may mga sulat na talaga, eh sarili mong tickler, yung maliit na notebook, bibili ka pa rin po nun, kadiser. At tulad ng iba, mga kadiser, eh yung pag ang outlet mo ay time card, syempre may mga outlet na sa kanila ka din bibili ng time card, mga kadiser. Ballpen, cutter, basahan, tabo, palungkit sa dumi, pentel pen, mga packaging tape, kaya mga yan. Lahat po yan, mga kadiser, ay sarili nyo pong gastos, no? So bibihira po ang pwede kang mag-reimburse sa inyong mga kumpanya o sa mga agency. Talaga naman pong saksakan ng dami ng gastos. Ngayon, mga kadiser, bakit ko po sinasabi sa inyo? Alam nyo kasi, kayo ay nag-apply bilang isang merchandiser. Gumastos kayo ng pagkadami-dami pera. Hindi namang dami-dami. Siyempre, kahit pa paano, kahit maliit man yan o malaki, siyempre sa panimula, masakit po yun, kadiser. Maging maayos po tayo sa trabaho. Napakarami pong dicer na ayan, ganyan, nakompleto lahat, nakapasok na. Tapos yung iba, hindi ko naman lalahatin, mga kadiser, ha. Yung iba, natutokso gumawa ng hindi maganda, no? Sa tagal ko na po sa larangan ng trabahong ito, marami na po akong merchandiser na nahawakan na na-involve sa ganyan o nadamay sa ganyang mga senaryo. Yung halimbawa, kainan sa bodega,
nakawan, yung mga natutulog, ganun. So yung iba naman talaga, nadadamay lang. Hindi man kayo madamay sa mga ganyang pangyayari, kayo naman mismo yung gumagawa ng ikatatanggal nyo. Hindi nyo maayos na naibibigay yung mga gusto ng kliyente. Yung mga report, lagi kayong late pumasok, tapos pala absent kayo. So dapat maging ano tayo, isipin natin yung naging hirap nyo sa pag-a-apply nyo sa simula, tapos ganun-ganun lang. Siyempre, alam nyo, sa bawat agency, meron tayong tinatawag na rules or policy. Kapag po kayo ay nabigyan dyan ng memo o 1, 2, 3 hanggang sa umabot final written warning, tatanggalin po kayo ng agency nyo base sa violation na nagawa nyo. Ayan mga kadiser, advice ko lang sa inyo, kung kayo po ay official na merchandiser na at dating walang kaalam-alam sa larangan ng buhay merchandiser, pag-ingatan nyo, galingan nyo, at ibigay nyo ang best nyo. Kayo man po ay nakakaranas ng hindi maganda sa inyong mga kliyente, mga hinahawakan, pwede po kayong mag-resign ng maayos. Wala pong magbabawal dyan. Kasi nga, nasa inyo pong karapatan yan. Siyempre, hindi naman lahat masaya sa kanilang trabaho, di ba? Pero, nasa due process po dapat. Na-share ko lamang ito para kung sakasakaling may makapanood nito or i-share nyo man lang sa mga kasama nyo na gustong maging merchandiser, ganito po yung posible na magasto. So hanggang dito na lang po siguro yung vlog natin for today at maraming salamat. Ako po muli ang inyong lingkod, Erwin Regalo. Palagi nagsasabi ng kasabihan, mabuhay ang lahat ng merchandiser. Peace!